Try natin ulit. Ito ang load. Red bulb to. So, pang testing lang. Ayan, naka-on na siya ngayon. Ito na yung power niya. Yung kabilang line papunta sa DU. At yung isang linya papunta sa solar. So, ayan. So, ito yung ating solar. Yung portagen. So, kapag malubat na, pag malapit ng maglubat, so, bababa ko yung voltage. Tingnan natin yung ilaw, ha. During the transfer. So, pag bumaba na, sabi ni sir, depende sa kanyang ano setting. Binaba namin ng 11 something yan. So, yan. Pag malulubat na, so, magkakat ito, ayan, oh. Magkakat na po yung ating solar. So, iilaw na po yung ating DU. Ayan, oh. DU na po ang nakakuan ngayon. Nakakonect. So, nakita niyo po yung bulb. Wala naman nangyari. And the following day, umaraw. So, umaraw, 12.8. Ayun. So, namatay ito. At nag-ilaw na yung ating DC. Still ng ating bulb. So, isa pa. Lobat. Okay, lobat. And reconnect. Reconnect. Ayan. So, kahit magpalit-palit tayo ng voltage, palit-palit para tayo ng lobat and reconnect, nandyan pa rin ang ating output. So, yan ang output natin. Ito. Ito. Yan, yung ilaw na to. Yan. So, para makita natin, i-off natin to. Yan, nakakonect siya dyan. Okay, on. I-on natin. Ayan. So, i-on natin. And lobat. So, connect tayo sa solar. Connect tayo sa solar. Ayun, nakakonect sa solar. Milaw na siya. Nakakonect na siya sa ating inverter sa solar. And then, nalubat sa gabi. Disconnect tayo. Sabi ni sir, 11.5. Yun. Pero yung ilaw natin nandyan. So, nasa DU na siya. So, para malaman natin na ito ay nakalinya rito sa ating tinitesting, ibaba ko. Okay. Yan. So, okay. Solar priority. Ito ang ating ginagawa. Solar priority. Yan. Okay.